Yo, Wibes. Hello. Hello po. So, yun. Try natin. Hanap tayo ng ano. Uy, salamat sa pag-share, Ibes. So, unang picture natin, unang photo natin is from the collab of, ano? Grabe, ano to? Shirt ba to? So, yun, no? Uyun mo natin itong, ano, sa collab namin ni Sir Jau sa Feeling Station. So, sharp naman siya. Sige, pero edit natin to. Nag-comment. Nag-comment. Hello po. Shoutout po sa lahat. Ayan. Yeah, natin dito. Kumaya tayong mga nag-comment. Sensya na kami. Testing ko lang kasi ito kung ano kaya. Hello, Sir Mark Adua. Hello po. So, i-obike tayo. Itong shot na to sa collab namin ni Sir Jau. Shoutout kay Sir Jau, Johan Andro Campo, ng Jau page. So ayan, may face na ako ah. So yun, sa Feeling Station to, with Senya. So yun, kaya natin na-edit to. Let's go guys. Kung may tanong kayo, drop nyo lang sa comment ah. Yun, so gamit natin yung preset ko na welding kasi nagawa ko siya nung sa shoot namin nung ano sa mga parang nag-welding. Up. So hate long interruptions, don't let ads get in the way of a great moment. Spotify is real. Spotify premium na and listen ad free. 49 pesos lang on 7-day pass. So yun guys, simulan natin to. So nakita nyo, bubalik na yung kulay ng paligid. Pat may ads. The funniest thing happened last night. I was... Extra rice? No, thank you. So as I was saying, we all went to hot the... Hot sauce? I'm fine. We were walking down the... You want ketchup? Never mind. No one likes interruptions. Surf ad-free music for dinner with a Spotify Premium Day Pass for only 15 pesos. Shoutout sa'yo, Sir Anton Lumabaw. Shoutout po. So yun. Simulan na natin. Let's go. So yun, pinapantay ko lang muna yung ano, yung liwanag sa pan-exposure sa model natin tsaka sa environment kasi kung mapansin nyo low exposure yung sa face ni model, so yung nagawa ko lang, pinapantay ko lang yung liwanag. So ito medyo mapula. So tanggalin natin yung pagkapula niya. Ang all set sa paligid ng buhok.
hindi natin kailangan yung sa buhok, yung sa face cam talaga. So, nasa Photoshop mo pala tayo guys ha, sa camera ko ng Photoshop. So, hello po sa 11 viewers natin. So, kung mapansin nyo, manoise siya. So, medyo makalat pa, pero makagawa natin ng paraan yan mamaya-maya. Wait lang. Inayos ko lang yung sa face niya kasi. Itanggal ko lang yung pagkapula. Okay na. So, from before and after, parang konti lang ina-adjust. Subtle lang, pero nandun pa rin naman siya. Nandun yung ano niya. Lalo sa face ni model. Yan, kitang-kita nyo naman. Salamat na si Steve La Vega sa pag-share. Uy, salamat po. Salamat po sa pag-share. Sana all. So guys, yun nga, yun yung kanina inaano ko, tinesting ko kung yung sa kung paano makakaroon ng ganun, parang maririnig mo. Para kahit na may ginagawa ka, alam mo kung anong nangyayari. Kasi minsan pag naggagawa o nag-edit na ako, hindi ko na alam nangyayari sa paligid ko. Minsan hindi na ako nakapag-comment minsan sa mga, yan, sa mga gusto mo pa-shoutout, sa mga nag-like ng page. Nag-share, mga ganun ba. So yun, so inano, nakatingin ako sa background ah, titignan ko yung kulay niya, then mamaya titignan mo naman yung kay model, si model, ayun, si model tayo. So parang saturated masyado to, bawasan lang natin ng saturation. Para pumama yung ano, pumantay siya sa saturation ng mukha. Yan. Then, iba tayo sa details. Dagatin mo sa reduction. Uy, sakto, Sir Anton, lumabaw, saktuhan lang po. Salamat po. So, yun guys, no? So, nag-experiment lang ako ng kulay ngayon. Hindi ko pa alam kung... paano ba gawin ko dito? Gusto ko medyo unique. Sige. Natin ng parang ano. Yan, okay lang siguro to. So, pasok lang siguro tayo sa loob ng Photoshop. Okay lang. Ito natin ito. Let's go. Yan. So guys, nandito tayo sa Photoshop. So kung napansin nyo, nabawasan na yung noise niya dahil nag-adjust ako ng noise reduction. So ayun no. Okay, actually okay na nga siya eh. Pero hindi man ako satisfied sa ganitong edit lang. So simulan natin siyang i-retouch.
Retouch muna tayo ng skin niya. Kahit maayos naman yung skin, medyo hindi ko lang tipo tong pagkaka ano ng skin tone niya ng ano, tama ng ilaw dito sa may bandang mukha niya. And then dito sa ano, sa dito, ito ang ayusin natin. Ito mga mamarkahan ko. Maliit masyado ha, okay. Yan. Ito. Ito okay naman kasi masyado sa face. Then ito. 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 And ito. Yan, yung mga yan yung ayos natin mamaya. Then, let's go. Subukan natin. Magsimula tayo sa frequency separation. Rabia? Sino yun? Para sa photoshoot niya. Sino yun, sir? Rabia? Di ko siya kilala. Sorry ah, kasi baguhan pa lang akong photographer eh. Punti pa lang kilala kong model. So, punta tayo sa frequency separation. Ah, oo nga pala. So, naka-actions ako. So, gawin natin siya ng mano-mano. Para ano. So, duplicate lang yung layer nyo, yung original layer. Then, palitan natin siya ng color sa pinaka-pangalawang ano, layer. And then, sa pinaka-taas is texture. Yan. And then, i-group natin siya. Rename natin siyang trick sep. So, sa color, iyan na, iyan natin siya. Sa color tile layer, filter, pwede tayong gumamit ng Gaussian blur. Pwede tayo mag, ano ba yun? Saan ba yung median? Saan siya? Oil paint, sun cover, blur gallery, distort, noise. Ito, sa noise, pwede mo siyang, pwedeng median. Ito kaka-discover ko lang medyo mas maganda siya. So, 17. Kung makapansin nyo, ganyan nangyari sa mukha niya. Ganyan nangyari sa texture, ay sa color. So, okay lang yan kasi color lang naman ang habol natin dito. Pwede 18. Tandaan nyo, pag mag-ito kayo, dapat wala na kayong makitang texture. Lahat full color na lang. I mean, ba, ayan, di ba? Kung mapansin nyo, yung mga parang, ano siya, grainy. Dapat wala na yan. So, okay na natin. Miss Universe. Ah, sana all. Sana nga, sir. So yan, kung mapansin nyo, ganyan ang mangyayari sa kanya. Wala siyang texture, nawala. Ito tayo, kaya nga may texture tayong layer. So, naka 16 na ako. 16 bits. So, ang gagawin kong paraan para makuha ko yung ano niya. Saan ba siya? Image. Apply image. Sa layer, hanapin mo yung color. Yung sa ito, ito yun. And then, add, kasi naka ano ako, naka 16 bit, then invert, then okay, then change to linear light. Yon, so ang kalabasan niya, parang wala nangyari. Ang ginawa natin is pinaghiwalay natin yung texture sa color. Oh, pansin nyo ba? Yan. So yon. Then gagawin natin is, gamit tayo ng helper para makita natin yung mga dapat natin tanggalin. So black and white, ito ano lang to ha, pantulong lang sa mata natin kung ano yung mga tatanggalin natin, mas madali natin makikita. And curves, sensya na guys, medyo hindi ako marunong mag tutorial ha. Yan, then change natin sa multiply. Dinig ba ako na maayos o malakas, mahina, something like that.
Or something like that. Yes. Yan. Yan. Kung makapansin nyo, group natin. Helper. Ay, mali. Helper. Ang ba? Helper ba? Ano nalagay mo? Yan. Helper. Kung makapansin nyo, nung nandito tayo sa wala pa yung black and white natin, hindi natin napansin to, tsaka to, tsaka to. So nung nilagay natin siya, napansin na natin na meron pala tayo pwede tanggalin dito ng mga imperfections. So yun, gawin natin yan. So una, sa texture tayo, texture layer, and then pwede tayong gumamit ng healing brush o ng patch tool o kaya ng clone stamp. Saan ba yung clone stamp? Ito. So, kung saan kayo mas nadalian, yung nagamitin nyo. Ayun, salamat sa Russell sa pag, ano. Yan. And then, ako kasi masanay ako sa patch tool. So, itong ginagamit ko lagi kapag tanggal ng imperfections. Pwede kayo gumamit ng healing tool or ng clamp, ng clone stamp, ha. So, ito ako, gamitin ko itong ano, patch tool. Yan, ganyan-ganyan lang. Yan. So itong paraan na to is medyo matagal. Pero pag nasanay na kayo, nakakalibang siya. Nakakaisip pa kayo ng mga kung ano gagawin niyo sa kulay habang ginagawa niyo to. Ito yung walang ka-pressure-pressure na gagawin nyo sa Photoshop. Yeah, ang magtanggal ng mga imperfections. Pero ingat guys sa paggamit na ito kasi ito nyo ha. Bawa, dito nyo siya kinuha. Ito yung palitan nyo. Nilagay nyo siya dito. So yung texture nyo ito, nitong kilay, mapupunta siya dito. Kung mapansin nyo, napunta siya dun sa ano. Hindi lang halata pero ganun yung magkalalabasan. So ingat lang sa paggamit nito. So, ito pa. Yan. Tapos, ano, ito tip. Bawa ang problema nyo is buhok. Bawa may buhok dito. Bawa ito. Ito mga buhok na to. Hindi kasi kita. Ayan, may mga buhok dyan. Mas magandang gamitin dyan is yung ito, itong healing brush. So, itong tatlong to, may kanya-kanya silang specific. Hindi may specific. May kanya-kanya silang strength kapag ating ng pag, ano. So, ito, mas maganda siya kung talagang, ano, maliliit yung space na gagamitin. Ayan. Ayan, pwede mo siya gamitin. Ayan. O yan, clone stamp tool, pwede rin siya. Kaso hindi ko masyadong ginagamit yung clone stamp eh. Hindi ako sanay sa kanya. So itong dalawa lang laging ginagamit ko, yung patch tool and heat, itong healing brush. Yan. So ambawa, gusto nyo siya makita dito sa kabila, yung... Ambawa, ito. Gusto nyo makita yung... Ambawa, naka-zoom kayo. Gusto nyo makita yung zoom out niya na hindi na kayo nag-zoom in, zoom out pa. So, pwede nyo gawin to. Windows, arrange. Then, new windows. Then, windows again. Then, two up, vertical. Para magiging dalawa yung screen nyo. So, pwede nyo naman siya i-adjust kung gaano kalaki gusto nyo. And then, zoom. And then, di sa kabila, zoom in masyado. Yan. Para ano lang. Reference lang ba? Kasi minsan iba yung itsura ng ano eh. Bawa sa zoom in, sobrang zoom in nyo. Ang ganda. Ang ganda ng pagkakaano nyo. Yung patag na planchado ba? Tapos nung pagka-zoom out nyo, iba yung itsura. So yan yung ano nyan. Halaga nyan. Are you using laptop or PC po? Hello po, Sir Nicolas. I'm using PC po, sir. Yan. So yan, let's go back. Oh, let's go back talaga ba?
Yan. So, ano pa pala tanggalin natin? Parang wala na. Ay, ito. So, naka-healing brush tool ako. So, kung may mga tanong kayo, comment nyo lang ha. Tayo natin sagutin yan. And, ano nga pala, shoutout kay Sir Gio pala ulit sa ano, nung nakaraan kasi for the first time, napag-tutorial ako. Uy, hello, salamat po sa nag-like ng video. Tama ba? Video ba o ng page? Ginitindihan nyo na. So yun, Sir Gio, salamat po sa opportunity kasi napag-tutorial ako kasi may mostly pag nag-ano, editing lang, no, walang video, walang audio. Kung meron man ngayong ano, kung may audio man, paiba-iba. I mean, nakakalito. Hindi pa ako sanay kasi mag-tutorial. So, yun. Kaya kung may mga tanong kayo, sagutin natin ngayon kung ano. Nandito na tayo eh. Sagutin na natin. Yan. Medyo kinakabahan ako kasi baka kung ano mangyari sa edit, nakakahiya naman sa inyo. Yan. Oy. Salamat John Bakayan sa pag-like ng video. Oy, salamat po, sir, sa pag-like ng video. Salamat po. Yan, so kung mapansin nyo, parang okay na siya. Yan, okay na siya. So ang gagawin naman natin next, ito pala, hindi ko nakita ito kanina. So, ang gawin natin next is sa color naman tayo babase. Papunta. So, ang gawin natin, duplicate natin siya. And then, gamit tayo ng, pwede kayo gumamit dito ng regular brush tool, o kaya ng mixer brush. Pero masanay ako sa mixer brush eh. Oops! Salamat po! Salamat RJ Terrence sa pag-like ng video. Sana all. So, yun. Sana all. Salamat sa pag-like ng video. And, sir, ano yun? Andre Perey ba yun? Yun. So, Sir Jose Nicolas, any suggestion po, sir, ng PC na best sa mga editing software like PS? As long na kaya ng video card mo and ng RAM mo, sir. And also processor. Mas maganda siguro mga kung Intel, mga i5, i3. Kaya naman siguro mga second gen, third gen, kaya naman yata yon. As long na may solid kayo na RAM. Kasi dati, okay pa tong Photoshop eh. Kaya naman siya tumakbo dati ng sa 2GB lang eh. Ngayon, ang 4GB medyo masakit na eh. Naglalag na siya. So, akin, yung PC ko kasi is 24GB yung ano ko, PC ko. Eh, naka 4GB na video card ako na RX 460 Nitro Plus Sapphire. Eh, naka Ryzen 3 lang ako. Ryzen 3 2200G. So, kaya naman siya, boss. Yeah. So, ang ginagawa ko ito pala, nag-ano na ako ng kulay ng mixer brush. So mini-mix ko yung kulay, kaya nga mixer brush siya. Kasi nung una hindi ko alam anong silbi nito eh. So mini-mix niya yung kulay. Para siyang ano, smudge tool, pero mas hindi siya destructive ba? Parang ganun. For me. Kaya yun ang itong ginagamit ko. So kung makita niyo yung before and after. Yan, medyo umaano na yung kulay dito. So, hindi pa siya perfect. Hindi pa siya perfect na ano. Pero, yun nga, wala namang perfect. Yan. Itong shadow part, medyo smudge natin. Kaya natin siya dito para maganda yung transition from highlights to shadows. Mid-tones to shadows wala. Huwag yung parang kinorte mo talaga siya na ano. Kung mapansin nyo din sa zoom out, hindi siya ganun ka ano. Yung parang kinuopti mo lang talaga siya. So, ganyan lang.
Yan, so pinupush lang natin yung kulay. Yan. Ayan, minimix natin yung kulay para hindi masyadong harsh yung ano. Ito na. Kung mapapansin nyo, ito yung mga ginagalaw natin kanya, di ba? Ito yun eh. Ito yung pilda natin. Tsaka sa texture. Before and after. Yan siya, di ba? Yung mga pinapalda natin. Yan. So, nandiyo tayo sa gilid na. So kung mapapansin nyo dito, kung titingin kayo dito, okay siya, di ba? Pero kung makita nyo sa zoom out, parang may co-opting na siya. Yung bang hindi yung smooth yung transition niya pa mid-tone to shadows. So ayusin natin yan. Zoom out natin to. Kailangan maayos yung pagkakatransition. Yan, napansin nyo, parang ano lang siya, natural na lang siya. Yan ang ina-ano ko kasi sa pag-edit ko. Kailangan parang ano lang siya, natural lang. So, meron naman akong edit na parang sumusobra sa pagka-edit. So, yun, kung pwede ko nga lang i-edit ulit yun, kaso minsan nabubura ko yung raw file niya. Ano pong brand ng PC niyo, sir? Naka Ryzen po ako, sir, eh. Yung processor ko po. Ang brand nung... Wala. Ano ba? Anong brand nito? Di ko alam, eh. Iba-iba, sir, eh. Sir, ano, eh? Jose Nicolas. Iba-iba po kasi. Assemble po kasi ito. Yan. Tama ba yung term ko? Assemble? Tama naman. So, yun. Is natin to. Push, push. So, naka-pentab nga pala ako, mga sir and ma'am. Mga sir and ma'am. Naka-pentab nga po pala ulit ako. Kaya yung ano ko is yan yung settings ko. Pero pwede naman kayo mag-adjust kung naka-mouse kayo. Kasi iba-iba ang ano eh. Iba-iba din ang settings kung saan kayo comfortable. Kaya kung saan yung gamay. Hindi ko pwedeng i-ano sa inyo na ganito dapat yung number. Kasi nasa sa inyo naman yan eh. Baba, sanay pala kayo sa mouse. Paggamit ang mouse. Sabay magbigay ako sa inyo ng number sa settings. Mag-iba pa yung ano nyo. So, ang teknika si Jan, kung saan ka mas gamay, kung ano mas gamay mo na paraan. Kasi may mga tutorial kasi talaga na pati set number nung baba sa kulay. Sa Lightroom, sabi nila yung gitong kulay dapat, gitong number, gitong amount ng set, gitong amount ng red, gitong amount ng orange. Eh, ang problema, hindi naman kayo parehas ng picture ng ginagamit. So, iba pa rin ang kalalabasan nun. Kaya ang inaano ko lagi, hindi naman pare-parehas ang picture ng ano, yung kulay, kakaliwanag. So, mas maganda kung nag-experiment ka, kaya ginagamay mo yung sarili mong editing style. Pwede kang manood as reference siguro, pero yung sabihin mong kukunin mo yung style ng iba, I mean, kukunin mo yung mga, baba, manonood ka kay, ano, Eli Infante. Yun, shoutout sa kanya kasi ang ganda ng mga ano niya, ng mga photo niya na edit ko. Kasi may free raw siya na nilagay sa ano niya, sa comments sa ano niya. So yun, in-edit ko yun. Pinapunod ko yung style niya kung paano, pero ginagamit ako siya ng sarili kong touch. Hindi ko siya ginagaya talaga maigi. Titignan ko lang kung paano niyang ginagawa, and then titestingin kong gawin yung sarili kong style, and then yun. Tsaka huwag kayo masanay na ano, na sabi mong
puro kayo ano parang lagi kayong naan sa tutorial. Pwede kayo mag-tutorial bawa sa kung paano kaya mag-frequency separation, paano kaya mag-dagen burn, ganun. Pero yung sabi mo sa kulay na mismo, madi-disappoint ka lang kasi yung photo mo is iba sa photo ng nagagawa ng tutorial. So yun, yun lang naman. Simpleng tip lang naman yun. Wala namang masama. Lalo kung baguhan tayo sa pag-edit, walang masama. Pero yun lang, siguro pag medyo tumagatagal na tayo, sana medyo mag-expand din yung learnings natin na makagawa tayo sa sarili nating workflow sa pag-edit. Ang lalaki... Ano? Ito pala. Hello po, mama! Yung nanay ko na nood from Saudi. Sir Daniel Jeff. Sir Noel, nagtitake ka po ba ng Photoshop tutorial course of... wala eh. YouTube University lang talaga ako, sir. So, sariling sigap lang din. And tiyaga. And dasal. Kasama yung dasal doon, sir. Tapos, sir, kay Sir RJ Perey. Sir Noel, meron ka na pong vid na gawang tutorial for frequency separation? Actually, yung kay Sir Joe pa lang, yun pa lang yung first time ko na parang kung paano yung paggawa ng frequency separation. Tsaka ito siguro, pero hindi ako focus talaga pa nagagawa ko ng tutorial. Hindi talaga ako focus sa isang bagay lang. Kasi parang, tuturo ko sa inyo yung frequency separation lang. Saglit lang yun. So, paano naman yung gusto nyo pang matutunan? Bawa gusto nyo matutunan yung dodge and burn. So, lahat yung sinasabay ko. Pero, naisip ko na rin dati, malay mo, gawan natin ng ano yan, sarili ng focus na frequency separation lang. Okay na yun, no? Maganda nga yun. Parang hindi nakakalito. Sige, testing natin yan, Sir RJ. Sa plan of future natin. Kasi, iniisip ko kung mag-focus na rin ako dito sa ano eh. Kung gagawa na rin ako ng mga tutorial. Kasi syempre, pandemic ngayon, kailangan natin kumita kahit walang kliyente. So, pag sana pa nagkaroon ng stars to, sana naman, bigay naman. Pag-donate din ng stars, yan, ganyan ba? Dagdag income din kasi yun eh. Yan. So, okay na siguro to. Yan, kung mapansin nyo yung before natin, tanggalin natin to. So, di pa tayo tapos ha. Mayroon pa tayong kamay na ayusin ha. Kamay pa. So, nasa face lang muna tayo. So, ito yung before. Ito yung after. Kung makapansin nyo, medyo malaki din yung pinagkaiba niya kumpara mo kanina. Kasi yung shadows nito is parang sabog nung before. And then yung after, medyo maayos na natin yung yung pagkakatama ng ilaw sa kanya, tanong shadows. Pati sa leeg. Eh, nagkwentuhan tayo. Natapos na agad, diba? Sir Rick Jimenez, sir, paano po gawin yung eyes na sobrang sharp during editing? Mamaya sir, tuturo ko dito, gagawin natin dito. Madali lang naman yun, high pass lang naman yun sir, high pass lang. So, ito, ang dami pinag-iba dun sa editing style ko ngayon, sa editing style ko last year. Last year. Kasi dati, tatlong ways ko para mag... sharpening. Ngayon, isa na lang. High pass na lang. So, Sir Russell Ebarola. Sir, ask ko lang po. Nagbabalak po ba kayo magpa-editing challenge? siguro ngayon, hindi pa. Kasi, hindi ko pa tapos lahat yung set na mga nakukuha ko ka. Itong recent lang. Hindi ko pa siya tapos i-edit lahat. Siguro pag next month, mga ganun, pwede na siguro pag natapos ko na. Basta natapos ko na, go na yon. Sir Roger Perey, thank you sir, power. Sa YouTube kasi yung iba puro shortcut key. Actually, naging shortcut key ako dito. Pero yun nga, medyo hindi ko alam sa command ng sa Mac. So yun ang medyo kinakatakot ko, baka magtanong about sa Mac kung paano shortcut key sa Mac. Hindi ko alam. Nalilito ako sa command and options nila kung ano yung alt and control doon. So yun. Yan. Then,
punta tayo sa kamay. Sa kamay naman. Andan natin yung mga imperfections. Abangan ko yan, sir. Salamat po. Salamat din, Sir Russell. So, shoutout sa 9,000 viewers natin. Yan. So, ano guys, ha? Pwede nyo i-share itong video to, ha? And also, pa-likes na lang din ng, and pa-follow ng page ko. Kung gusto nyo lang naman. Kung gusto nyo lang naman. Yan. Pa-share and pa-likes. Para mas madami ang maabot itong tutorial na to. Baka matuwa ako, baka magamay ko to, eh araw-araw ko na pag tutorial, wala na ako may turo. So hanggang ngayon nasa frequency separation pa rin tayo, ha guys, ha. Hanggang ngayon isa sa frequency separation pa rin tayo, hindi pa tayo naalis doon. Kaya sabi ko sa inyo, matagal ang frequency separation, pero nakaka-ano naman siya. Nakaka-relax. And ito, tingnan nyo, nakakapagkikahan pa tayo. So guys, musta naman ang buhay nyo ngayon? May mga clients pa tayo ngayon dyan? Beken na men? Libre tayo ngayon? Yan. So may mga upcoming schedule ako. Wow, upcoming schedule. Yan. Basta may mga upcoming schedule ako ng shoot and client shoot. So, yun. Kung gusto nyo, abangan nyo na lang ako. Abangan nyo na lang ako. Huwag sa kanto, pre, ha? Kasi delikado. Baka hindi na ako makauwi. Yan. So, inaano natin, medyo nilighten lang natin yung mga dark na parts dito. Yan, kung mapapansin nyo. Yan, okay. So, 15,000 viewers na tayo agad. Salamat po. Nod lang po tayo. And tanong lang po, kung may mga tanong po kayo, comment lang po, comment nyo lang po. I-try natin sagutin. So, yan. Siguro okay na tayo sa frequency separation. So, ito ang before and after. Yan. Medyo umayos na yung shadows and highlights. Yan. Yung shadows, saka yung mid-tone niya, medyo umokay na. So, frequency separation pa lang yan. Then, go na tayo ng... So, ang ginagawa ko lagi is, pina-flatten ko yung image. Flatten yung image. Pero yung iba, alam ko hindi nila ginagawa yun. Ewan ko kung sabi nila nababawasan daw yung text ko. Ewan ko kung totoo yun o hindi. Pero ito yung paraan na kaya ko kasi. So, yun. So, puna tayo ng dodge and burn. So, paano tayo mag-dodge and burn? Sir, paano nyo po diodoble sa frequency separation? Paano po? Paano diodoble frequency sa frequency separation? Ano pong diodoble, sir? Yung layer po ba? Sir Chris? Abinaso? Ano po ba? Kung ito lang po, kung layer po yon, duplicate lang po. Control J ang shortcut key niya. Sa Windows. Sa Mac yata is Command J? Ewan ko. Basta sa PC, alam ko, Control J. Click nyo yung image na gusto nyo i-duplicate, then Control J. Or kung ayaw nyo ng shortcut key, drag nyo lang yung ano nyo, and then yung sa plus sign, sa baba, yan, mag-duplicate na siya. Kung hindi kayo sa shortcut key, drag nyo lang dito sa plus sign. Yan, mag-duplicate na siya. Yung every selection din drag niyo. Okay. Yung sa lasso, hindi lasso tool yun, sir. Ano po, ano ba ito? Namuta ko tuloy. Healing brush, patch tool po. Patch tool. Parang, tiyatanggal natin yung texture. Patch tool lang yun, sir. Patch tool. Yan, patch tool yan. Yan ang ano niya, gamit ka talaga eh. Magpa-patch siya. So yun, punta tayo ng dodge and burn. So, paano gumawa ng dodge and burn? So, dito sa adjustment layer, punta tayo ng curves.
Ito yung para sa Dodge. Lagay natin is Dodge. Dot. Mali eh. Dodge. Ito eh. Dot eh. So Dodge. Ano yun? Ano yun? Dodge. Yan. So ang Dodge is, simplify natin, is highlights. So ang gagawin natin sa curves is pataas. Yan. Kailangan magkaroon siya ng highlights. And then, punta, i-click mo sa mask and then control I para ma-invert natin. Kung ayaw niyo ng kung ayaw niyo ng dito, ng shortcut key, punta kayo ng select. Select ba? Ano ba 'yan? Umuta ko tuloy. Hindi na ako sanay dito. Paano ba 'yan? Edit ba 'yan? Basta control I, nalimutan ko 'yun. Control I. Hindi, nalimutan ko na yun. Nasanay na ako may ikis sa shortcut key. Yan, control I para maitago natin yung effect. So, kailangan natin ilabas yung effect dito. So, kailangan natin ng brush tool. And then, white foreground. Ito, yan. Then, bawasin natin yung flow sa 1. So, naka-pentab muna pala ulit ako. So, ang pressure ko is nandito na mismo. Pero kung naka-mouse naman kayo, pwede nyo gawin na ang flow nyo is 2. And then, ang opacity is 25. Yan, ganyan. Pwede yan sa mouse. Ito sa mga ano lang ha. Sa mga wala, hindi pa marunong gumamit. Hindi pa sanay. I mean, yung bang bubabase pala sa mga settings. Ayan, yung magandang settings nyan. Subok na yan. Pero dahil naka-pen tool ako, 100 yan. And also dito, 1. No problem po yung Sir Chris. Yan. Shoutout Sir Rich King Nastor. Hello po. Hello po Sir. Yan. So, ito tayo sa Dodge Tool. And then, para sa burn naman, curves ulit. Natin burn. Burn. So, sa itang burn, pinapagilim niya. So, shadow siya. Ang gagawin natin dyan is pababa naman. Para dumilim. Bakit? Hindi nakita yung effect, diba? Kasi naka-invert na tayo. So, ilabas natin yung effect niya. Yan siya. So, diniliman natin para pag... Yan. Kasi ito is highlights. Ito yung shadows. So, invert natin siya para matago yung effect. Yan. So, sa... Ano man tayo? Sa highlights. Makapansin nyo, may makita naman na kayo dyan eh. Yun na lang susundin nyo. And then, ayusin nyo lang siguro konti. Mas okay yan kung gagamit ulit kayo ng helper. Nabura ko yung helper ko kanina dahil tanga ako. So, gagawa tayo ng bago. So, baba ulit. Black and white yan. Black and white sa new adjust, sa adjustment layer. Black and white. Yan. And then, curves. Ganun ulit. Yan. Kung makapansin nyo, meron na agad kayong ano eh. May parang clue na agad kayo kung saan yung dalagay yung dodge and burn, yung highlights and shadows. Kung makapansin nyo naman dyan eh. Pero mas okay yan kung mapapap nyo yung maigi yung, yung subject nyo. Ayan, maayos nyo yan eh. Pwede nyo ayusin yan. So, gawin natin. I-group po natin siya ng dodge and burn. B and G. Ayan. Ay, D and B. Ba't T and G? So, dodge mo tayo. So, ito ang settings. Flow 1. Opacity 100. Dahil naka-pentab ako. Yun. So, ang pressure ko is nandito na mismo. So, ito. Ito kailangan natin ng ano. Ng kaninang ginawa natin. Yung new window. Windows arrange. New window. And then, windows arrange to a vertical. Kasi ito medyo maano to. Ito masakit sa ano eh. Sa dodge and burn. Minsan napapasarap tayo sa dodge and burn. Hindi natin alam, sobra na pala. So, ito. Guys. Yan. Tamang ano lang tayo dito. Habang ginagawa nyo to, titingin kayo dito. Kung saan yung spot na ginagawa nyo, ha? Yan. So, hindi nyo tayo. Ito tayo ginagawa natin. Ito yan, ito.
So, when you unlock the power of premium, you're unlocking freedom. Titingin niyo ah, yung ginagawa niyo kung saan spot kayo nag-dodge and burn. Para alam niyo kung tama na ba yung ano niyo. Even listen to all your music ad-free. Kung pantay na. Oo, baka o baka sobra na kayo, di niyo alam. Ito medyo ano to eh. Hindi pa ako sanay kasi dito, so medyo nag-focus ako dito maigi. I mean, pag ginagawa ko to is hindi ako masyado nakakapagsalita. Actually, okay lang naman. Tatayin natin siya ngayon kung kaya ko magsalita na magsalita. Hindi ko alam kung pwede kong i-upload sa YouTube to eh. Para sana yung mga may YouTube account ba dyan? Yung mga YouTuber dito, kung meron man, okay lang ba i-upload ko sa YouTube yung tutorial ko na ba sa FB page? Hindi ko kasi alam eh. O mas better na, ay sumubo tayo. O mas better na dito na lang siya sa FB page. So guys, ang technique pala ito. May tip ako sa inyo ulit dito. Bawa nakita nyo to, parating na tayo sa dark part na to ng shadows. Pwede nyo lakihan yung ano nyo, yung mouse nyo para smooth yung transition na paglalagay nyo ng dodge. Then balikan nyo na lang yung mga dark spot pa na hindi kaya tamaan para smooth yung ano nyo, smooth yung transition ng highlights and shadows. Ay, napansin nyo, may mga dark part pa, balikan nyo na lang siya. Niyo, hindi ko alam kung sumobra na ako yung pinita. I-group na natin siya. Before, after. So ayan, medyo sumobra ako, diba? Ito yung sinasabi ko sa inyo na sumobra. Medyo harsh yung pagka-transition dito ng highlights and shadows. So ang gagawin natin dyan is medyo smooth natin to. Naka-hard ba akong brush? Nagtanong ako sa sarili ko eh. Ah, naka-hard na ako. So, ayusin natin. Pen pressure, transfer. Okay. So, balik tayo. Let's go. Yan, para medyo ano lang. Smooth lang. Yan, napansin nyo, medyo umano yung transition niya ng highlights to shadows. Then kung masyadong ano pa rin, babaan nyo lang opacity. Yeah, yan. Then, doon tayo sa may ilong. Tandaan nyo lagi ha, kung saan yung ilaw niyan, dapat maayos. Ganun pa rin yung pagkakatama ng highlights and shadows. Hindi man pwede yung nandito yung ilaw mo sa side na to, ito sa side na to, then ang shadows mo nandito. Hindi naman pwede yung nandito yung ilaw mo, ang highlights mo nandito. So kailangan tama pa rin yung ano niya, tama pa rin dapat. So dito, ang ilaw nito is nandito sa, ano ba to? Upper right side nung screen. So ang tama niya pababa. So ang ilaw niya, mapansin niyo, ang ilaw niya is ayan. Ang ilaw niya is pa ganito. San ba ako? Bah, nawala ako. Ano ba? Ah,
nandito pala ako sa gabi. So, ang ilaw niya, may nilagawa ko. Nandito na ako. Ayan. So, ang ilaw niya is pag ganito. Ayan, nakawan pala ako. Ayan, pag ganyan ang ilaw niya. Ayan, pag ganyan. So, ito yung highlights. Lahat ng highlights nandito. Ito ang shadows. Highlights. Ito yan. And shadows. Ayan. So, kung mapapansin nyo, hindi naman pwede nandito yung shadows at dito yung highlights kasi pala ito yung ilaw, ha? Titignan nyo lagi yan. Ayan, dali tayo. Sa to. Yung maliliit na part na yan, kailangan yan. Ito, embark pala ako. Sorry, naka-block pala ako dun. So, kailangan nakaputi. Ha? Tanda nyo lagi ito ang ano ha. Dapat nakaputi para i-ano natin yung effect. Mapakita natin. Dalagan natin ito konti, konti lang naman. Para sa mid-tone lang yun. Then, itong lips niya. Taas yung lips. Kaya itong sa baba na konti. Before, after. Yan, konti lang naman, no? Ito mo. Konti lang, pero kita pa rin yung effect. Yan. Then, dito sa baba. Then sa may kamay, ayusin natin yung kulay. Before, after. Yan. Then babating konti yung opacity again. Yan. Then, punta tayo ng burn. So, magagawa tayo ng shadows. So, ako po naglagay ako ng shadows. Medyo masakit. Ayan, ganyan. Joke lang. Ganun din ang way. Konti ano lang. Then, focus ka sa kilay. Pwede mong dagdagan yan kung gusto nyo. Yeah.
Gawin pa tayo ng brush. Smooth, soft brown. Gusto ko ba dito? Pabasan natin konti. Dito sa may ilong. And then may isa pa akong tip, may isa pa akong way para magkaroon ng ano yan, maya. And I think okay, baba natin ang exposure, ay ng opacity. Meron ba na ba ito? Yan. Okay. Flatten ulit. And then ito yung isang kong ano, technique. Isang ano ba, parang ano lang. Curves. Adjustment layer curves. Kung gusto nyo naglagan ng shot, ng highlights pa, taas nyo. Ngayon lang siguro, and then double click. Double click and then sa blend if tayo, dito sa blend if, pagka double click nyo, lalabas to. Then underlying layers, drag nyo lang siya from left to right, kasi ang kailangan natin is, yung effect is magstay sa highlights. So yan, sa maliwanag na part, kailangan niya magstay. So dito tayo. Kung gusto nyo mag-stay sa dark na parts, dito tayo sa right to left, yan. So, left to right na tayo. Kung mapasin nyo, kumukuha ko na siya. And then, hold alt, and then, drag nyo yung sa gitna. Yan. Para smooth yung transition. Then, kung sobra yung, ano, yung effect, baba nyo lang yung opacity. Yan. And then, click nyo sa mask, invert nyo, control I. Then, i-paint nyo siya sa mga parte ng ano, na gusto nyo patamaan. Gusto nyo lagyan ng effect na yun. Yan. So, maganda yung sa damit. Yan. So, before and after. Subtle lang siya, pero nandun yung effect, nandun. Nandun siya. Yan. Awesome. Then, same din siya sa burn. Drag nyo na pababa. Konti lang. No woman, no then, cry. Mas maganda nito, taas ka natin kung ito. Hotel California. Yan, konti lang. And then, no woman, no cry. Double click ulit. And then, DJ. Left, right to left naman tayo. Don't forget music. Right to left. Get a week of Spotify premium for just $49. Yan, napansin nyo na umiiwalay niya sa maliwag na part. Then, drag ulit, hold at ulit. Sa gitna, yan. One great song after another, endless dancing, yan, and of course, yan. And then, opacity is 40, ganyan. Then, click nyo sa mas ulit, invert. Yan. And then, brush ulit, white ang ano. Yung sa mga gusto nyo lang na part na tamaan ng ano, burn. Instant na yan. So, ito yun. Ayan, napansin nyo yung effect na yan. Then, click natin. Flatten natin image. Yan. Then, gumagamit ako ng portraiture para sa softening. Konti lang naman to. Konti lang to. Yan, okay. Yan, nakita nyo yung smooth na yung ano niya. Then, hide natin yung ano effect. Then brush, mas ulit tayo. Yan, ano sa ba akong nakalight? Yan. Iwasan nyo yung mata ha, mata and yung lips. Iwasan nyo lalagyan ng mask.
Yan. Kung mapansin nyo, sobrang smooth siya. So mamaya, tatanggalin natin yung effect na yan. Babawasan natin yung effect na yan. Gamit yung opacity ulit. So, ilalagay nyo lang yung effect sa mga gusto nyong part na kuminis, ay na mag-soft ha. Hindi na kailangan yung damit. Hindi na kailangan lagyan yung damit ng softening. Skin lang tayo mag-focus. And then, bawasan natin yung opacity mga 60. Yan yung effect. And then, doon tayo sa high pass. Duplicate natin to. Duplicate. Ayan, duplicate. Then, filter, other, high pass. Titingnan nyo yung texture ngayon. Magdadagdag kayo dyan. Huwag lang yung parang ganyan na. Masakit na yan, men. Masakit na yan. So, mga 2.5. Pwede na yan, 2.5. And then, change natin siya sa overlay. Overlay yata pwede. Ayan. Overlay or linear. Ay, overlay lang, overlay. Then, mask. Invert natin yung mask. Then, brush tool ulit. White ulit yung foreground. And then, i-brush nyo lang siya sa mga part na gusto nyo mag-sharp. Yan. Siguro kung hindi masyadong noisy itong ano, itong image na in-edit natin, maganda itong effect na ito. Pero okay pa rin naman siya. As long na hindi pa siya talaga pixelated. Yan, napansin nyo, before, after. So, nag-sharp siya kahit papaano. Yan. Kung medyo natatapahan kayo sa effect, bawasan nyo opacity. Yan, ganoon pa rin naman siya. So, flatten natin ulit yan. So, titignan ko siya. Hindi ko alam kung anong meron sa skin tone at hindi ako makapalagay sa kulay. Lalo sa may bandang leeg. Tayo ng dodge and burn. Ang dodge. Isang dodge lang para sa mata. Para lang lumapas yung pagkatingin ng mata niya. Ayan. Invert. Then, white wing foreground color. Ang ting mata niya. Kung mapansin niya, sobra siya. Sobra yung ano. Yan. Yan para sa ano yan. Yan. Then, isa pa ulit. Taas ulit. Siguro ito, dalatin ng contrast. Wag na. Yan. Then, invert ulit natin. Doon tayo sa pinakamata naman, sa pinakaano mismo ng mata. So kung makapansin nyo siya, sobra siya. Saan ba yung mata ng iso? Kung makapansin nyo, sobra siya. Then babasan natin itong opacity. Hindi ko alam kung anong mali sa skin tone. Sige, kamay na lang. Then, gamit tayo ng selecting colors. Ito para lang mag-pop yung ano niya, yung kulay niya. Luminosity. From normal to luminosity. Bakit luminosity? Then, relative. Bakit? Bakit ganyan kailangan? Para hindi magbago yung kulay niya, yung ano niya lang, yung yan para lang mag ano yung pop yung kulay niya. Hindi magbago yung kulay niya ba? I mean, kasi pag kung naka-normal ka, lahat yan nag-iiba kulay. Ayan, tulad niyan. Ayan.
Pero kung naka-luminosity ka, hindi mag-iba yung kulay niya. Yung intensity lang ng kulay, yung kulay ba, itong red. Yun lang mag-iba sa kanya. Baka gusto mo medyo kitang-kita yung red, medyo dark. Yan. Ayan yung ginagawa na, ginagawa ko. So skin tone lang to ha, nakatingin ako sa skin tone ha. Hindi sa paligid, skin tone ako nakatingin ha. Then yellows. Kaya medyo luwa na lang natin konti. Yan siguro. Yan. Then hiwalay natin siya. Control I, invert ulit natin. Brush ulit. I-brush lang natin siya sa skin tone. Yan. Parang walang nangyayari, di ba? Pero meron yan. Meron yan, magtiwala kayo. Di ba? Meron yan. Then, doon tayo ng color balance. Luminosity ulit. Ganun ulit. Ganun lang. Batong pula, gusto nyong taasan yung ano, brightness. O kaya, litan nyo. Then yung magenta, kung meron man. Ganun lang. Then, copy nyo lang itong ano. Bali kung paano ako, paano ako copy. Hold Alt and then drag nyo dito sa mask itong isa. Then, replace layer mask, yes. Para hindi na kayo mag ano-ano ulit sa skin tone. So, ito yung before. Tama. Yan, konti lang. Subtle lang yung effect. Pero meron. Kung mapansin nyo sa skin tone yan. Konti lang yan, pero meron yan. Magtiwala kayo. Gusto baliwanagan, di ulimanan. Yan. Mas okay na siya ngayon. So, konti na natin, di ba? Then, flatten natin ulit. And then, color balance ulit. Bakit? Kasi gusto ko medyo gawin parang cool. Ngayon sa paligid na to ha. Sa paligid na. Sa background na tayo. Before, after, and then i-mask natin yung skin tone naman. So, brush tool, gawin natin itim. Yan. I-brush natin sa skin tone niya. Yan. Before, after, before, after. Yan. Then, siguro yung lips, medyo palitan natin ng kulay. So, paano natin papalitan ng kulay yung lips? Pero tayong gumamit ng hue saturation and then colorize. Yan, pwede yung ganyan. Mas okay to. Then, kuha tayo ng pula. Pula. And then, saturation. Lightness. Yan din change natin sa overlay or soft light. Then, invert natin. Invert. Then, white ulit, foreground color. I-brush natin sa kanya, ba't nakahain na naman ako? Yan. So, nilipsikan natin siya. Yan ko medyo actually yung ano nga eh. Hindi ba ano ko eh. Dapat dark eh. Mas bagay sa kanya ito. Iba yung kulay yan. Pwede yung gawin. Iba yung kulay. Yan. Ganyan na. Konti lang.
Yan. And then, ipop natin yung kulay niya. Curves. Then, invert ulit. Lagi tayong mag-invert. Then, brush. Lakihan natin yung size. Click natin yung mga gusto natin. Medyo dumilim konti. Before, after. Yan. Then, duplicate natin siya. Pasok ulit tayo ng camera ko. Okay ko. Ngayon, pasok yung katawan ko ah. Nakakaisa ko sa pala tayong nagla-live. So, basic ulit. Shadows. Highlights, baba konti. And whiteness. Whiteness. Ano daw? Yan. And then, contrast. Konti lang. And then, 5 lang ito. 0.5. Then, clarity. Then, vibrance. Ito yung style ko ng editing ha. Hindi lahat tayo pare-parehas ha. Yan. So, nakita niyo lahat ng kulay-kulay niya. Shit, ang kulay niya. Yan. Hi, you're listening to Superhuman. Then, baba tayo dito. Sa details, dagdag tayo ng noise reduction, mga 15 lang. Then, color mixer. Ano yung mga, kasi sa ano ako nagatanggal ng kulay eh. Sa Photoshop niyo dito. So, hayaan ko lang na medyo masakit yan. So, wala naman masyadong ano eh. Walang masyadong. Please listen to my podcast only on Spotify. Oh, wala masyado. Siguro sa blue. Pabati yung content yung blue. Ito lang. Itong reds. Pwede lang tayo sa labas magkatanggal niya. Sa you na lang tayo. Sa you. Medyo gumating yung blues and parang yun lang. And then violet. Purple pala. Purple. Ayoko nang ganitong purple. Kailangan meron tayo. Then, ang magenta is... Dapat magenta siya. Hindi siya red. Para magpop yung kulay. Then, yellows natin. Medyo natin konti lang. Konting-konti lang. Then, greens. Meron may greens ba? Meron. Gawin natin siyang parang konting yellow. Aqua is... Kailangan... Aqua. Pwede, pero pwede din tayo maging green yan. Then, luminance. Konti taas natin yung orange para sa skin tone. Tingnan natin. And then, yellows. Sama na yan. And then, blues. Purple. Wala pa namang clipping eh. So, good na siya. Ito yung before, after. Mas vibrant to. Then, okay. Tara natin. Yan. So, ito yung before, ito yung after. Then, kung sumobra na yung sa may skin tone niya, madali lang yan. Try na saturation, may saturation. Click na lang natin ito dito. Baka sa reds. Baba lang itong ano, konting saturation. Yan. Para maging natural yung kulay niya, hindi siya mapula-mapula. So, click natin siya. Invert natin ulit. Brush tool. Dito natin yung size. Kailangan white yung color, foreground. Click natin dito. I-brush natin. Ito, kanina-kanina pa ako na nandito sa leeg niya. Tingnan natin kung magawa natin ng paraan to. Parang ano eh, bakulay. So, use saturation. Leeg lang to ah, sa leeg lang. Parang kayo na pa ako naiilang dito sa leeg niya. Sa leeg lang tayo mag-focus guys ha. Then invert natin. Then brush. I-brush natin itong leeg. Yun, pumantay. Sakto. Yan, pumantay na siya. Kanina kasi maano siya eh. Parang mag-green lang din yung tindihan eh. Yan. And also dito tingnan natin. Yan, medyo umano siya.
ating image natin. Actually, pwede na itong tapos eh. Pwede na itong final output. Pero kailangan, ang gusto ko kasi hiwalay siya sa foreground, sa background. So may style ako na ginagawa dito. Yan. And then, brush. Natin i-invert ngayon. Brush black, foreground. I-brush natin ngayon sa subject. Size 2048 para sa Facebook. Then gamit tayo ng adjustment layer, solid color, black. Gawin tayo ng vignette. And then brush color ng malaki. Mas prefer nyo ba sir na ano sabi? Na sir mag-camera ko kesa Lightroom Classic? Yes sir. Masanay ako sa camera to kasi perfecta na siya sa Photoshop pag inopen mo siya, and hindi siya ibang application. I mean, hindi ka na magbubukas ng ibang application, ibang software, kasi magkaiba yung Lightroom na Photoshop, diba? So kakain ng RAM pa rin yun. So pag sa Photoshop ka, perfecta ka na sa camera to. Master, pwede niyo po so, mag camera ko sa Lightroom. Then, soft light. 80. Salamat Paolo Samson sa pag-share. Oy, Sir Paolo, salamat po. Sana all. Yan, and then ito. Yan, medyo ano na siya. Yan, gamit tayo ng technique na pinagbabawal. Pinagbabawal na technique. Yan. Ito, style ko na lang to. Dagdag ko na lang ito. Para lang magkaroon pa siya ng iba-ibang kulay. Salamat sir sa pag-share. Sana all. Yan. Salamat po sa pag-share. So guys, kung ano eh, pwede nyo i-share tong video to. Ayan, para yung iba din is, kung gusto nyo naman, pwede namang hindi, pwede rin namang oro. Kung di naman nakaka-store ko sa inyo. Ayan. Then last, finally is, siguro ito, ang kulay na to. Kaya nakapagos ito ng kulay na to. Para siyang million na binigindihan. Yan, then mask ulit.
yun yung kulay ng kotse. Kailangan sila pa rin siya. Before, after, di ba mas vibrant siya lang ngayon? Mas makulay ang mundo. Mas masaya. Yan, so, gawa tayo nung kanina. Foreground, 40. Gawa tayo yung dikit natin. Yan, ganyan. Para sa lahat na siya. Then, soft light. Then, blur. Gaussian blur. 0, 6. Then, bawas natin ito. Okay, ito na yung output natin, final output natin. So, i-compare natin siya sa before. Ito ba yun? Copy, paste. Mas prepare. Ito yung, ano na, ito? Ito yung so-op ba? Kasi wag yung so-op. So, padalik yung size niya. Ilagay siya dito para makita yung before and after niya. Yon. And then lagay din natin yung before na may edit ng camera ko. Lagay din natin siya. Image size screen 48. Ito. Step by step. Ito yung so-op niya. Ito yung edited using camera ko o Lightroom, pwede naman siya. And then ito yung final edit natin. So, ayan o. Before, ito yung so-op. Ito yung so-op. So-op. Edited using camera ro / Lightroom. Then final output. So-op. Yan yung so-op. And then edited using camera ko, Lightroom. Then yung final output niya. Yan. Okay. Wala. Kung medyo ano kayo dito. Channels. Before, after, and after, final. And guys, sana medyo cool lang kayo kahit pa paano. Kung may cool naman kayo, salamat. So, yun lang. And hope I will see you again. So, bye guys.